Okay, so now we'll be continuing our discussion with chapter 3 or the sa lesson 3 ng ating module 1 ng Paek 13 ng Management Services. Ngayon, di-discuss natin yung iba-ibang concepts and classifications, no? Sa management accounting, napakaraming cost classifications. Like sa financial accounting, no? Very few. Just like, sige, let's discuss. Ang purpose kung bakit dinidiscuss natin, no? Kailangan natin identify or classify yung cost accordingly, it's because it would help us more when it comes to decision making. No, if we understand how a particular cost behaves or kung anong klase ng ano siya, yung mga reports natin sa management accounting, as I have said, iba-iba kasi, no, depending dun sa needs or purpose ng management. Ngayon, kaya importante maintindihan natin itong mga cost na to para malaman natin kung ano ba yung cost concept na gagamitin natin dun sa report na gagawin natin or report na ifa-furnish natin based on the management need. Na? So, and then also, to reduce cost, kailangan maintindihan natin sila. Now, so ano ba yung typical or classic na classification ng cost na to? Ito, cost of sales, operating expense, and losses. At ito yung sa ating accounting, financial accounting, which is traditional. Simple lang naman, no, yung cost and expenses natin, kina-classify natin as whether they are related to the product or not, no? Kasi kung yung cost na yan is related dun sa product, ang ginagawa muna natin, kina-capitalize natin, no, maybe as part of purchases, as part of inventories, and then pag nagbenta natin, yun, ginagawa natin siyang cost of sales. Pero pag hindi siya related, so kina-classify natin siya as operating expenses. Yung losses naman does not give benefit to the company, or ano lang siya, parang nagkataon lang talaga na nagkaroon tayo ng expense, ang tawag natin, or peripheral ang tawag natin sa accounting noon. Yan, losses na yung tawag sa atin. So related to a product, not related to the product, and then peripheral transactions. Okay. So another one, ito sa management accounting, normally nagagamitin natin tong iba na cost classifications na to. Just like relevant and irrelevant cost. Pag sinabi natin relevant, that which is useful in the decision making or something that is gagamitin natin sa decision. If the cost is not relevant or irrelevant, therefore it's not used in the decision making. It's not useful. So, relevant is useful, irrelevant is not useful in the decision making. To sa chapter 9 later ng ating MAS na book, no? Then, pag-uusapan natin yung relevant costing. Normally, doon natin ma-apply yung itong classification na to. Ngayon, so, para ang cost maging relevant, meron siyang dalawang characteristics. First, differ or differential cost, and the other one is future cost. So, paano ba natin i-describe itong differential cost? Cost which are differ from one another. Or, let's say ito na lang, no? Huwag mo natin pag-usapan yung cost. Doon sa decision making. Let's say, kunyari, you're thinking of kung saan ka magla-lunch. Or, let's say, nag-decide ka. La-lunch ka sa Jollibee. Ngayon, sa Jollibee, pinag-iisipan mo. Ano ba yung kakainin mo for lunch? Will you go with a sandwich or burger with fries and soft drinks? Or will you go with the chicken and rice and the soft drinks, yung chicken joy, no? So, burger, yum burger, or chicken joy. Ngayon, when it comes to your deciding, no, i-consider mo pa ba yung soft drinks as a factor dun sa decision mo? But probably no. Hindi na siguro. Kasi, yung burger, may soft drinks din eh. Diba? Yung chicken joy, may soft drinks din. So, yung soft drinks na yon, it will not be a factor. Therefore, that's irrelevant kasi hindi siya differential. Eh. So, ano yung differential doon? Iko-consider mo yung burger. Kasi yung burger, wala siya doon sa isa eh. Na-differ from one alternative. Wala siya doon sa isang alternative. Diba? Nandun siya sa option A, wala siya sa option B. Or let's say yung chicken. No? Kasi yung chicken, nandun siya sa option B, wala siya sa option A. So, ang tawag natin doon is relevant or differential. Yung kung hindi siya relevant, kasi nga hindi nga differential eh. And then, of course, dapat future yan. Ibig sabihin, dapat hindi mo pa nagagawa or hindi pa nangyayari.
Kasi irrelevant naman yan pag tapos na eh. Nakapag-decide ka na pala tapos saka ka pa magmumukmuk. Diba? Nakabili ka na pala ng Chicken Joy tapos saka mo naisip na, ay, parang gusto kong kumain ng French fries ah. Bili ka na lang uli. No? Pero kung mag-decide ka pa, wala na, nakadecide ka na, nakabili ka na nga eh. So again, para maging relevant, dapat differential and future siya. Past cost, sunk cost, historical. Pare-pareho lang ito ah. Iba-iba lang tawag yan. Past cost, sunk cost, or historical cost are irrelevant kasi they are already spent. No? Nagastos mo na yan eh. Pag sinabing sunk cost, it has already been spent, or historical cost, nagastos mo na. Irrelevant na yan. Kasi nga, they can no longer be changed. Kasi na-decide ka na kuno kanina. Nakabili ka na ng chicken. Wala na, ano naman, ibalik mo yun dun sa, ano, tapos sabihin mo nag-change of mind ka. Wala na. Bili ka na lang uli ng fries mo. Okay? So, relevant versus irrelevant. Non-controllable versus non-controllable. Simple naman, it could be controlled versus cannot be controlled. Okay? Controllable, pwede ma-influence yan in, by the decision. No? Pero pag non-controllable, no choice ka na. No? And yung controllability depends on the organizational structure, on the level of management. Kasi some decisions can be controlled by your higher ups. Let's say for example, ikaw ay branch manager dun sa Boracay. No? Boracay branch. Branch manager ka. You are not the one to decide kung saan tayo maglalagay ng store. No? Kung magre-renta tayo or magpapagawa tayo. So therefore, on your part, yung let's say, kunyari, the management sa higher ups, nag-decide sila na magre-renta na lang tayo. Yung renta na yan, on your part, that is not controllable. Hindi mo makontrol kasi hindi naman ikaw yung nag-decide eh. They have decided na magre-renta tayo. So yung renta natin, non-controllable on your part. But dun sa higher ups mo, kung sino yung nag-decide, that is controllable on his part. Kasi siya yung mag-decide eh. No, kaya niyang mag-decide o kanyang controlling yung decision making that would influence or affect the cost. So yan yung controllability. So sabi natin, controllable can be controlled and controllable cannot be controlled. Again, it depends on the level or yung sa level of management mo, dun sa organization structure. Depending kung sino yung nag-decide. Okay? Direct product cost and indirect product cost. Simple lang naman to eh. Sa cost accounting, na-discuss na natin din to before. Direct materials and direct labor, direct product cost yung tawag natin doon, or prime cost. No? Ang indirect product cost natin, syempre is yung factory overhead. No? Indirect siya, pero product cost pa rin. Okay, ano pa? Direct departmental cost and indirect departmental cost. Pag sinabi natin direct, direct to the department. Indirect to the department, so ano ba itong sinasabi natin ito? For example, meron tayong business. Yan ito. May business tayo, meron tayong tatlong branches. No? Branch 1 sa Boracay, branch 2 sa Calibo, branch 3 sa Rojas. Ngayon, meron tayong tatlong branches. At the same time, nagma-maintain tayo ng isang headquarters sa Calibo. Yung headquarters, nandyan yung accounting. Kasi passive, hindi naman kasi kailangan na kada branch meron kang accountant. Eh. It would be costly. So, pwede naka-centralize yung processes natin. Nandyan yung accounting, nandyan yung HR treasury, nandyan yung president or yung general manager natin. So, pag sinabi natin direct departmental cost, let's say we're talking of branch 1, yung direct na talagang cost ni Boracay branch. Let's say, yung renta ni Boracay branch, yung sweldo ng mga tao ni Boracay branch, pati yung manager ni Boracay branch na sweldo. That's direct. Kasi, dun, nandun talaga eh. Yung mga office supplies na ginagastos ni Boracay branch, utilities, kuryente, telecom na ginagastos ni Boracay branch, direct yon. Basta yung mga ginagastos nila doon mismo na directly ma-attribute natin, masabi natin na naka Boracay branch. E ano tong indirect departmental cost? Ito kasi yan, di ba kanina may headquarters tayo sa Calibo. Yung headquarters natin dun sa Calibo, may mga ginagastos sila. Di ba yung sweldo ng president, yung sweldo ng accountant, ng admin doon, yung kuryente, yung space, yung renta, ng building, utilities, ng building ng headquarters which are not really operating. Ang ginagawa natin dun sa mga expenses na yun, ina-allocate natin over the 3 operating branches. Si Boracay branch, Calibo, and Rojas branch.
ina-allocate natin dun sa kanila, pinaghahati-hati natin sa kanila. Ang tawag doon, indirect department cost. Kasi hindi naman cost dapat ni branch 1 yan. Hindi naman cost ni branch 2 yan. Branch 3 yan. But rather, anong ginawa? Ina-allocate na sa kanila yan. Kaya sometimes called allocated cost, common cost, or unavoidable cost. Okay, yan yung indirect. Ina-allocate lang sa'yo. Okay, direct and indirect. Next, opportunity cost and imputed cost. Ito, magkaiba ito. Pag sinabi natin, opportunity cost, the benefit now given up in favor of another choice, opportunity cost yan. Just like for example, you have an option. Mag-aaral ka ngayon or magtatrabaho ka ngayon. Pag nag-aaral ka ngayon, ano yung opportunity na nawala sa'yo? Nagtrabaho ka sana, may sweldo ka sana. So, doon sa decision mo na nag-aral ka ngayon, the opportunity cost is yung sweldo na sinisweldo mo na sana ngayon. No? Or, the other way around, kunyari, nag-decide ka na hindi ka mag-aaral, nag-work ka na lang. So, ano yung opportunity cost on your part? Siyempre, yung degree, kasi hindi ka na nag-aaral eh. Yung degree sana nakuha mo, nakapag-review ka, and then nakapag-take ka ng CPA board to naging certified public accountant ka. That is your opportunity cost kung nagtrabaho ka instead ng nag-aral. Okay, yun yung later na sa ating accounting, marami tayong pag-uusapan dito about opportunity cost. And imputed cost are those costs not incurred but are implied in a given decision. Let's say, for example, we are deciding to, kasi yung, kunyari, make or buy. Hindi, huwag yung make or buy. Meron tayo sa capital budgeting na pag-uusapan natin, rent or buy pala. Rent or buy. Bibili ba tayo ng asset o rerentahan na lang natin yung asset? Kasi pag, let's say, nirenta natin yung asset, makakatipid tayo ng supposed to be, may interest sana yun eh. So, since that is in the future, i-discount natin siya kasi yung mga future rentals mo, i-discount natin. Kasi kung bibili natin, dapat makasave tayo ng interest. So, yung mga ganon, may interest. Pero wala naman talaga interest. It's just implied on the decision making. No? So, implied lang siya doon sa decision making. Imputed cost yung tawag yun. Normally, it is expressed in terms of interest cost. No? Yung imputed cost na yan. Later, marami tayong example na pag-uusapan natin dyan. Ngayon, opportunity cost and imputed cost not recorded in financial accounting. Ginagamit lang talaga natin siya for decision making. They're only theoretical. Ginagamit lang natin siya decision making, therefore it's considered to be relevant. Relevant ito, no? Pero hindi siya pumapasok sa financial accounting. O hindi natin ginagawa ng entry. For decision making purposes lang talaga. Okay? And out-of-pocket cost and non-cash cost. Simple lang naman, out-of-pocket cost, ito yung mga expenses na paid in cash. Normally, mostly naman ng mga expenses natin paid in cash eh. Pag non-cash cost, ito yung mga na-expense natin pero not paid in cash. Just like typical yung depreciation and amortization. Diba? Depreciation expense. In-expense natin siya pero wala naman talaga naging cash out at that time na in-expense mo yung depreciation. Pati yung amortization, the same din siya. Non-cash. Normally, yun yung dalawang yun. Yung non-cash. Sunk cost and future cost. Sunk cost, na-discuss na natin to kanina. Those that have been incurred, nagastos mo na in the past and then can no longer be changed. Kaya irrelevant to, di ba kanina? Sunk cost, past cost, historical cost. Pero pag future cost are to be incurred, ibig sabihin, hindi mo pa nagagastos siya in the future pa. And normally, it may be affected by a certain decision. Sunk cost and future cost. Ngayon, incremental cost and marginal cost. Incremental cost represents total increase in cost. Marginal cost, increase in cost per unit. So, pareho naman sila increase. Yun nga na, incremental is in total, marginal is per unit. Tapos, decremental, by the, ano, kung titignan, baliktad siya, decremental. So, decrease naman ito in cost. Okay? And lastly, ito, fixed cost and variable cost, which is the most helpful or most useful na ginagamit natin. Nagagamitin natin immediately dun sa ating module 2.
No, pag nag-discuss tayo ng variable costing and break-even point analysis. Fixed cost and variable cost. Ito, kinaklasify natin itong cost na to based on their behavior. Okay? Pero pag sinabi natin behavior, variable cost siya, by the term itself, variable. Vary, it varies. Nag-change. Nag-change siya in total, directly in relation to the production or sales. Ibig sabihin, pag marami yung production, marami gastos. Pag konti yung production, konti yung gastos. Just like materials, na? Direct materials and direct labor are basically considered to be variable cost. Kasi sa, di ba, materials, pag marami kang ginawa, edi kailangan mo maraming materials. Kailangan mo maraming tao, maraming labor hours. Pero pag konti lang yung ginawa mo, konti lang din yung variable cost mo. Konti lang din yung materials. Pero pag sinabi natin fixed cost, ito yung hindi nag-change. Fixed nga eh, diba? Hindi nag-change in totality. Now, we're talking here of the totality. It does not change in totality without regard dun sa ating production or sales natin. Now, yung ating factory overhead, meron kasi siyang fixed and variable component. So, may fixed overhead, may variable overhead. No? So, ang example ng fix is, for example, renta. Diba? Nag-rent tayo ng building o ng area for a factory. Regardless kung ilan yung gawin natin, regardless kung marami o konti, kung magkano yung babayaran natin sa renta, yun at yun na yun. Na? Just like, let's try, for example, this one. Try natin maglagay ng data. Okay? Kunyari, gagawa tayo ng Shopaw. Di ko na ba't nang mailig ako sa Shopaw? Na? Shopaw. Yung Shopaw, bebenta natin siya. Ang selling price natin is 20. Ngayon, pag ginawa natin siya, let's say yung ingredients, i-simplify na lang natin as this. Yung ingredients niya, 10 piso yung laman ng pusa yung baboy. Na? 10 peso per kada Shopaw. Tapos, let's say wala tayong area. So, magre-renta tayo ng 5,000 per month. Okay? Renta tayo ng 5,000 per month. So, tingnan natin kung magkano yung gagastusin natin sa ingredients and sa rental considering the following level of production. Let's say, produce tayo ng 1,000 units, produce tayo ng 2,000 units, produce tayo ng 3,000 units. Okay, first, sa ingredients, magkano ba yung gagastusin natin sa ingredients? Kung 1,000 units ang gagawin natin times 10 pesos each, gagastos tayo ng 10,000. Right? Pero, pag gumawa tayo ng 2,000, Okay, pag gumawa tayo ng 2,000 units, 20,000 pesos yung gagastusin natin sa ingredients. Siyempre, marami eh. 10 piso kada unit eh. Pero, pag 3,000 units yung gagawin natin, kailangan natin 30,000. Diba? Kasi 3,000 units times 10 per ingredient eh. Now, kung titignan natin, nag-change siya. Tumaas yung production, tumaas din ang cost. Variable cost siya. Pero sa renta, regardless kung ilan yung gagawin natin, yung 5,000 na rerentahan natin, 5,000 ang gagastusin natin. Kaya ngayon sabi natin dito, no, in total, ito siya, no, in total, yung variable changes directly. Changes directly. Direct siya with production. Ibig sabihin, kung mataas yung production, mataas yung cost. No? Pag maliit yung production, maliit din yung cost. Pero ito, yung total, in total niya, it's constant. Kasi 5,000, 5,000, 5,000. Eh. Kaya nga fixed yung tawag natin. Eh. So ito, this is variable and this is fixed. Okay? Pero, tignan natin siya per unit. Okay?
kung lagyan natin siya ng per unit, tignan natin kung ano yung magiging behavior niya. Pag 10,000 tayo, divided by 7,000 units, so magkano nagagastosin natin? 10. 10 din. 10 piso din to per unit, diba? 10 piso din to per unit. Pero sa rental, itong 5,000 natin divided by 1,000 units, divide natin sila lahat, ano nangyari? Paliit ng paliit. Therefore, ang variable per unit siya is constant. Yung 10 pesos mo, 10 pesos pa rin per unit. Although yung total niya doon nag-change. Diba? Pero 10 pesos per unit, 10, 10, 10, 10. It's constant per unit. Pero yung fix natin, habang dumadami, habang lumalaki, yung ating production, paliit na paliit yung per unit niya. Kasi mas marami na yung naghahati-hati eh, dun sa cost eh. So therefore, per unit, this changes inversely naman sa kanya. Baliktad, no? Habang dumadami yung production, lumiliit yung cost niya. Lumiliit yung cost dun sa fix. Actually, in economics, this is the application of economies of scale. Yan. Kaya mas advantageous yung malalaking company. For those companies who could produce more, mas advantageous sila kasi since marami yung kanilang na-produce, yung fixed cost nila in total does not change. So therefore, yung per unit, yung cost ng product nila per unit, mas maliit kasi mas maraming units yung naghahati-hati. No, sa economics, ang tawag natin dyan, economies of scale. Okay, so basically, ito yung example ng tinatawag natin variable cost and fixed cost. Most of this, i-discuss pa natin later yung computations pag pumasok na tayo dun sa module 2. Okay, so far, dyan lang muna tayo. Bye-bye!